sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ko tong video na to sa One News. Papanood ko rin sa inyo kasi andito na naman yung ano dilawang payaso. Patawa to eh, si Ronald Llamas. Payaso yan ang ano eh. Payaso to ng mga dilawan eh. Tapos binibuild up siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero binibuild up siya ngayon ng mga news networks. Lagi siya na kay One News. Lagi na kay Politico. So, panorin natin. Bubisitan ko rin kayo. Pennywise ang peg. Oo, si Pennywise. A game. Panorin natin to. Then again, siyempre, kasama rin dyan ang politika. Dahil yung unity team ay hindi na unified. Kaya yung solido na koalisyon between the Duterte and the Marcoses ay hindi na ganun kasulito. So syempre, yan ay nakadagdag doon sa desisyon ng presidente na seriously pag-aralan yung pagpasok ng ICC sa ating bansa. Definitely, no, hindi naman siguro tayo naive para isipin na walang politika dito. Pero mas malakas na batayan ay yung usapin ng international law, yung ating obligation sa treaty na pinirmahan natin at obligado tayong sundin bilang isang bansa. Hindi ito yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque, sayang, abogado pa naman siya. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya. Bahagi ito ng ating soberenya na tayo ay susunod sa treaty na ating pinirmahan. Okay. Tinan niya talaga. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya dahil pumirma daw tayo sa ICC before. Okay, sa treaty, sa Rome Statute. Okay. Sige. It doesn't make sense. Ah. It doesn't make sense. Kasi doon sa same treaty na pinirmahan ng Pilipinas dyan sa Rome Statute na yan, eh nakasulat din doon na ang ICC ay ang Court of Last Resort. Court of Last Resort. Ibig sabihin, mga kutsero, kahit sabihin itong mga dilawang pig CPP na ito, na eh pumirma naman tayo sa ICC dati. Nang sabi ng ICC, eh tayo, ang Pilipinas ay pwedeng imbestigahan hanggang doon sa punto na bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Totoo naman, nakasulat din yun sa decision ng ano, ng, tawag dito, sino ba to? Sino ba unang pangalan doon? Pangilinan versus, I forget, Medeldea yata. Pangilinan versus Medeldea, if I'm not mistaken. Ano yun eh, yun yung nag-file ng kaso, sila, itong yung mga dilawan senators, na kinokontest nila yung pag-alis ni Digong sa ICC. Nakasulat din doon sa decision na yon, si Leonel ang nag-decide, ang ponente. Ang sabi, na umaagree ang Supreme Court na yung panahon na dapat eh, ang Pilipinas ay kasama pa sa ICC, eh dapat mag-cooperate tayo hanggang doon sa level na yon, sa panahon na yon. Ngayon, mga kutsero, agree ako doon sa punto na yon. Pwede naman. But at the same time, nakasulat din kasi doon sa Rome Statute na, pirma, na pinirmahan na ang Pilipinas, ang ICC, ay ang Court of Last Resort. Ibig sabihin, mag-ICC lang tayo kapag ang ating justice system ay wasak na. Sa sobrang wasak niya na hindi ka na makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. So yun. Doon lang siya pwedeng pumasok. Bakit meron ngayong question of sovereignty? Bakit may question of sovereignty? Kontra sa sinasabi nito ni Ronald Llamas. By the way, Renny Wataninjot, ngayon ko lang napapansin yung Pennywise sa ano sinabi mo. Si Pennywise. It. Si It pala to. Si It. Anyway, mga mawala. Bagay, lumalabas sila sa kanal. Mga lumalabas sa kanal to eh. Anyway. Di ba si, ano, si Pennywise lumalabas sa kanal? Di ba? Anyway. So, ayun nga, going back. Paano ngayon naging, ano, naging issue ng sovereignty itong sa ICC? Kasi nga, hindi sira ang ating justice system. Tumatakbo ng maayos ang ating justice system. Ang problema, walang nagpa-file ng kaso. Kay Digong. Itong mga abogado ng ano, mga victims, drug war victims daw, yung mga abogado nila, eh nakatutok masyado doon sa ICC. Eh kung gusto nyo talagang hanapan ng hustisya, itong mga ano, itong mga naging biktima daw ng war on drugs, eh ba't hindi kayo mag-file ng kaso sa Pilipinas? Ayun yung gawin. Bakit? Ayun, hindi natin alam. Yun din ang sinabi ng ano, yun din ang sinabi ng Supreme Court. Kahit umalis tayo sa ICC, may mga remedyo sa Pilipinas na pwedeng gawin ng mga biktima ng war on drugs para makakamit ng hustisya.
dahil meron tayong batas laban sa human rights violations, human rights violations. Laban sa genocide at saka crimes against humanity. So ba't wala nagpa-file sa Pilipinas? Okay, isang tanong. Mag-file na kayo sa Pilipinas? Hindi, good luck. Ayaw kasi nila mag-file dito eh. Try nyo mag-file kasi dito sa Pilipinas ng kaso. Para masaya. Okay, game. Tuloy. Attorney, on that note, sabi nga po ni Attorney Roque, hindi daw si Speaker Romualdez ang, you know, ang may pakana ng pagbubuhay nitong idea of to rejoin ICC or, you know, to participate or whatever in that probe. Pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Harry Roque. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon nito dahil doon sa Tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FBRRD sa mga militar. So you were mentioning this somehow. Does this mean na wala talagang kinalaman dito yung confidential fund issue versus, you know, Vice President Sara, or is it still part of it? Una, mali yung assumption ni ex-spokesperson Harry Roque na itong decision na ito ay decision lang dati ni Speaker. Mali yung kanyang assumption dahil itong decision na ito ay hindi pwedeng walang bendisyon yung Presidente from the very start. Tingin ko from the very start, ito ay alam ng Presidente from the very start, ito ay may blessing ng Presidente. Yung pagtanggal kay ex-President Arroyo as senior deputy speaker at eventually as deputy speaker, yung pagtanggal ng daang-daang milyon na intelligence at confidential fund kay Vice President Sara Duterte, itong pag-aaral sa pagpasok ng ICC at pagbabalik sa ICC. At tingin ko from the very start ay mali yung assumption ni spokesperson Harry Roque. Napaka-narrow ng kanyang assumption na ito ay si Speaker Martin Romualdez na. Kaya kinokorrect na yung sarili niya at this point. Pero from the start, medyo mali yung kanyang assumption. Ang tingin ko, hindi pwedeng nangyari lahat ito nang hindi alam ng Presidente, nang walang blessing ng Presidente. Kaya yung nangyayari ngayon ay dulo na lamang nung desisyon as a government, as a team. No? Hindi lang Speaker lang, hindi lang Presidente lang, kung hindi bilang isang grupo sa loob ng gobyerno. Tingin ko, grabe, no? Mas ano siya, tingin niya eh. Mas tama yata yung tingin niya. Diba? Tingin niya, mali ang assumption ni Harry Roque. Tingin niya, no? Napaka narrow-minded daw ng assumption ni Harry Roque. Tingin niya yun. Grabe siya. Oh. Pilit na pilit ka naman dyan, Pennywise. Pilit na pilit eh. Well, hindi naman sa pinagtatanggol natin si Attorney Harry. Pero ito kasi ang kwento ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, ayon sa kanyang source, na A1 source. Ayon daw sa kanyang A1 source, wala rong kinalaman si Martin Romualdez. At ito rong pag-iisip na bumalik sa ICC, lahat daw yan ay idea ni Presidente. So parang ang gustong sabihin dito ni ni Pennywise. May collusion. Di ba sabi pa nga niya, as a team. Nag-decide daw as a team. Oh, yun. So ang gusto niya palabasin, may collusion. Merong pag-uusap na naganap. Nagkampi-kampihan. Na tirahin ang mga Duterte. Yan, yun daw yung kanyang assumption. Anong basehan ng assumption mo? Ano ba si Hanyan? Utak mo lang. Wala kang pinagkaiba sa mga DBS vloggers. Utak mo lang ang basehan. 'Di ba? Yung feeling may death threat. Feeling niya death threat 'yon, ganun. Sa tingin niya kasi ganto-ganto, ganyan-ganyan. Wala kang pinagkaiba sa mga chismoso. Sa tingin mo lang pala eh. Kwento-kwento ka eh. Story maker eh. Sa tingin mo kasi. Bakit sa tingin mo? Siguro kasi ganyan ang galawan nyo nung si Panot Paang nakaupo. Mga kutsero, ito po kasi si Pennywise Ronald Llamas. Siya po ay presidential assistant ni Noynoy Aquino. Siya yung humahawak ng political affairs ng Malacanang noon. Pola siya, kumbaga. Presidential assistant for political affairs. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng mga kwento-kwento na bi-build up sa Malacanang nung panahon ni Panot Aquino. So, hindi ako magtataka kung bakit sa tingin mo. Yung tingin mo, yung ang pananaw mo sa paningin sa opinion mo ay facts.
Kaya hindi rin ako magtatao kung bakit siya laging ini-interview ng mga ano, ng mga Dilawan Network. Yun. Pero let's get this straight. Let's get this straight. Hindi, mamaya na lang. Hintay ko muna umabot dun sa punto na yun. Parang ano eh. Hilaw pa hilaw. Okay, tuloy natin. So, alam niyo mga kutsero, ako hindi naman sabi tatanggol ko si Harry Roque. Kasi, yung revelation ni Harry Roque na yun, may ano, may laman. Ano yung revelation? Ang revelation is this. Si Digong, kinausap daw ang ilang miyembro ng military. Tapos, itong mga miyembro ng military na to, pumunta kay PBBM at nagsumbong. Nagsumbong. Okay. Ang pagkakaintindi daw ni PBBM dun sa sumbong, ay destabilization attempt. Oh, destabilization attempt. Kaya raw siguro nagsalita si General Browner nitong nakaraan na huwag sasama sa mga distab-distab. Tapos kaya raw siguro biglang nag-iba ang hangin, ang ihip ng hangin pagdating sa ICC. Dito, sa kwento ni Attorney Harry Roque, pinagmumukha niyang biktima si Digong ng politika ni PBBM dahil na-feel daw ni PBBM na i-destabilize siya. Oh, yun ang kwento ni Attorney Harry Roque. Ngayon, mga kutsero, kung totoo yung kwento na yun, eh di kanino nang galing yung destabilization plot? Eh di kay Digong nga. Tapos na, napanood ko tong video na to. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.